sa nalipat na ng linggo. So, technically 2 days old sila. Ayan, malaki nila guys. Tingnan mo, pare-parehas na itsura nila. Mag-iban dito sa Texas na to. Ito. Ayan. Kasi yan, Texas yan. Ito, Black Australop. Na pure na yan. So magkakamukha na sila. Pati yung mga color markings nila magkakamukha na. So, compare mo dito sa 2 days old yan guys ha. Compare mo dito sa mga nauna na hindi sila halos pare-parehas ng itsura. May mga halo silang white sa mukha. Ayusin ko. At ito naman, 1 week old, mayigit. 1 week. Yan. So, hindi rin sila ganong, malalaki sila, pero mas, may mga, yun nga, pure black. Tapos ito, iba rin. Bulik din eh. Yan, ito may daligaw na white sa ulo. Ayan o. Okay lang. Chicks pa rin naman yan. Ito yung mga pinaghalo namin pala. Yung mga napaghalo namin na... So, meron ditong wala pang 1 week. Yung tatlo na nahuli. Nasabi ko, ito. Yung tatlong maliliit. Ito, yung nasa loob ng feeder. Tsaka yan, yung dalawang nasa loob ng feeder. At tsaka itong brown na to. Yun, nandun pala. Tatago guys. Nandun sa sulok. So yun, nakakatuwa lang kasi bilis na lumaki. Pero tuloy-tuloy pa rin ang hatching natin. Okay, so update na lang ulit mga boss. Tingin may pagbabago sa kanila, update ko kayo. Tsaka yung mga itlog natin na yun, next, ang mga hatch yun. Bali, ang 18th day nila is on the 14th of April. So, mabilis lang yun guys. Hindi ko papansin, pero sa 31st, meron ako mag-18 days. Yun nga, yun nasa baba. Although, nagka-candling ako kanina, meron akong aalisin doon before mag-18th day. Kasi, di ko alam kung nabubuo siya kaso parang hindi siya nagtutuloy. Yung sa Chinese chicken, yun lang ang nakikita ko may problema. Pero okay lang yun kasi nakukulong lang naman nila. Kadarating na baka mahina pa yung similya. Yung kasunod na batch, okay naman. May mga nagde-develop naman na similya. Tapos yung isang Texas doon, walang similya. Anyway, update ko kayo guys. Para makita ninyo. Yun. Good morning ulit guys. So, naisipan bumalik. Dito ulit sa farm. Ngayong araw ng Martes, March 28, para dalawin itong mga manok. At saka bumili nga pala kami ng range net na ano, para maiwan ko na rito. Sila na yung maggawa ng net, para ma-net na natin ito at makapagpakawala na. Kasi pwede na natin pakawalan ito eh. Laki na eh.
So, yun guys, ano nga ba pumipigil sa akin magpakawala ng manok dito na maliliit pa. Kung makikita nyo to, sobrang open siya. So, since nasa bundo kami, may lawin. May paikot-likot na lawin. So, dumadagit siya ng sisiyo. Minsan, yung malalaki na, kahit mga 2 months old, nakukuha pa niya eh. Yun, oh, si Negi, tsaka si Gulayat. May itlog na yata. Tingnan natin. Parang dalawa yung nakikita ko eh. Dalawa. Tubig, may tubig naman. Kunti lang. Op. Si Marites. Tsaka si... Roger, wala. Ah, meron. Dalawa din. Nandun, nasa labas ng pugad. Tapos, kamustahin natin si Connie. Ito pa rin, naglilimlim pa rin. Tsaka si China. Yun, lilimlim pa rin. Tapos, yung mga sisiyo na trinasper natin dito. Oh, ito pa rin sila. Oh. Ah, mas malalaki na. Bilis talaga nila lumaki. Tapos yung Texas. Ah, ito pala yung bulik. Ito yung bulik guys. Oh. Ito yung nakikita natin na bulik dun sa ano. Sa mga sisiyo. Tapos ito pwede ko na rin i-range, no? I-free range. Hindi malalaki na rin. Tapos ito yung mga unang sisiyo na binala natin dito. Malalaki to. Yan o. Mas malalaki sila. 1 month na to. Almost 1 month. Bilis na lumaki. So, ito yung Texas. Yan. Tapos si Chekwa. Doon din. Ito sa kabila. So far, okay naman yung mga manok. Pero yun nga, sabi ko nga, sobrang init talaga rito. Ayun, si Chekwa. Chekwa! Sobrang init talaga. So yun guys, tagdadalawang itlog tong sinano. Sina Marites, tsaka si Gulayat. Dalawa na silang itlog. So, meaning, na-assume ko na Lunes, tsaka Martes. Dahil Martes ngayon, tag-dalawa na sila. So, araw-araw to nangingitlog. Mukhang mangingitlog pa to ulit. Kasi andun pa si Negi. Tapos, itsura ni Marites. Mukhang mababa rin yung pet. Mukhang mangingitlog din eh. Para doon sa pangatlo. Laki ni Roger, oh. Lumalaki pa. Guys, si Roger wala siyang buntot kasi tinanggal namin. Dahil yun nga, i-breed namin. Linis namin yung pot niya. Tignan ko kung ilan talaga. Yun, dalawa. Tagalawa sila. Pero mukhang mangingitlog pa ngayong araw na to. Hop. Ayan, ito pa
bakod to sa ano eh. Pero yung net nandun lang. Tignan ko kung magkakasya yung 100. Hindi ko kasi sinuka to eh. Gasan lang muna abot, tapos dadagdagan na lang namin. Ayun guys, siguro update ko kayo, no? Pag natayo na namin yung ano, itong range net. Dito na yung range net eh, 100 meters lang muna yung binili ko. Tapos, bumili rin kami ng mga buho, pamoste. Tapos itong mga tubo na surplus. Sayang din eh. Pakikinabangan din ito eh. Gagamitin na rin namin pang poste. Marami-rami yung kailangan na poste dito eh. 20 pieces lang na buho yung nabili ko. So, tignan ko kung pwedeng putulan. Sana umabot yung 100 meters ko. Saan lang yung ano niya. Yung makukuha niyang space pagka kinaposte, dagdagan na lang. Anyway, bibili rin naman talaga ng mga malaki yan eh, dahil eventually dadami na rin ito eh. Yan si Marites guys, oh. Tsaka si Roger. Medyo presko naman dito. Problema lang talaga pag yung walang hangin, mainit din yung araw. So tignan nyo, ang mga puno dito hindi rin naman na ganun ka lalaki. Malalaki pero yung dahon hindi nun. Hindi siya ganun kalalaki dahon. Hindi pa siya malalago, kaya direct sunlight. So sa halip na magalit tayo sa araw, no? Isipin mo na lang kung ano yung pwede mong pakinabangan dyan. So, first off, nag-setup na ako ng mga solar lights dito. Para sa gabi, ilaw. So, kakampi mo si araw. Tapos, yung asola. Gustong-gusto ng asola yan, yung maaraw. Ngayon, yung mga Madre de Agua, guys. Pinadala na sa akin nung ano, nung binilahan ko. Siguro dyan ko siya ilalagay. Itong area na to. Yan. Gagawin ko siyang hindi naman siya pambakod pero siguro pang landscape na rin at the same time, lilim kasi lalago yun eh. Eh maraming cuttings yun, 100 pieces. So hindi ko rin alam kung saan makakarating yung 100 pieces kung hanggang saan. Kasi ito naman, puro panambak to. Hindi ko alam kung mabubuhay yung ano rito. Uhukaya na lang siguro. So magpapa-root na lang ako nun. Cuttings lang kasi yung binili ko. Magpapa-ugat na lang muna ako nun sa bahay. Papakita ko sa inyo yung guys. Yun, sige pag gaano, i-update ko ulit kayo. Pag na-setup na namin yung range net. Kakatawa nga kasi ilang piraso lang itong pakakawala namin ngayon eh. Naagad kasi kami sa kulungan. So para ano, i-range net na natin. Tapos saka natin sila pakainin na sabay-sabay. At least isang pakainan ka lang. Less hassle. Tsaka pagod.
doon sa nagpapakain. Kasi hindi siya isa-isa. Hindi siya kada kulungan. Ayan, si Gulayat Negi. Laki rin ni Gulayat. Okay, so guys, thank you for watching ha. Tapos pasuyo na lang, pa-subscribe na rin, no? Tapos pa-comment na rin. Magkakaroon tayo ng shoutout portion. I-shoutout ko kayo para ganahan naman kayo manood sa akin. Yun, thank you guys.